inquirer. How long did you hang on to that goddamn mailong? 50 years. Nag-expire na lang, they were continue collecting the rentals there when it was no longer there's money of the people. Tapos, ang sabi, poverty and poverty, poverty, sulat, it's poverty. Kayo nga yan ang nakuhan dyan. So it's not a question of free freedom. It's a question of abuse and protection by the elite of this country to hold the power. It's about time that kayong mga mayaman, putang ina, huminto kayo, kakaabuso ninyo. Ginagamit ninyong media eh. Pag nagpamakalini kayo mga inquiry, yung pala mga magnanakaw kayo. Ito naman si Nares from a billion taxes. Why don't you trace that up? Nagpagdating kay Hinares, naging 8 million na lang. Kaya sabihin ko kay sa BIR, ipakuha ko. Karami niyong skeleton in the closets. It can contain almost 1,000 warehouses. Mr. Rose, bastusan. Bastusan tayo. Pero kayong mga yaman, hindi kayo makakalamang sa amin. Wala kayong makuha sa amin. Tignan ninyo, one of these days I'll file a plunder case. Pag pinaya ko plunder case, you will go to jail without a bail. Tignan ninyo. Gago kayo. Yung inyong mga reporter, they will be allowed to criticize us. But you go to jail for your crime. Or crime. Pero kayo, you continue being employed. Hindi namin ipasira. Hindi ko ipasira yan. Bakit ko ipasira? Hindi ko kilala yung putang inang sekto yan. Puro Aquino yung trabahante dyan. Bakit no, kami ang curtailment of press freedom? Katagal na ninyo naglumiletse sa amin. Pati tae na nga, tinatapon ninyo sa amin. Kayong pa kayong magsabi ng curtailment of press freedom. Masyado ninyong abusuhin yan. It's a privilege in a democratic state. You have overused and abused that privilege in the guise of free freedom. Hindi nga kayo, you did not know that you were working for a government. Who owns the property? It's not a Filipino. Anong pangalan yan? Hindi na kayo nahiya. You know that it is being funded. Baski sabihin hindi not owner. You are funded by foreign money.